Samantala, isang estudyante naman ang hinanay umano ng lalaking na kilala lang niya sa luneta. Ang kanyang kaklase, hinipuan at tinakawan din daw ng suspect. Balitang hatid ni Mab Gonzalez, exclusive. Hanggang ngayon, halos hindi pa rin lumalabas ng bahay at nagsasalita ang dalagitang ito dahil sa matinding trauma matapos gahasain ng di pa nakikilalang sospek. Nagkayayaan daw ang 16-anyos na biktima at isang kaklase na pumunta sa luneta umaga noong July 14. Pagdating daw nila doon, may lumapit na lalaki. Tapos sabi nung in-approach sila, ang ano daw ay mabait naman sa kanila kasi hindi nga din nakakalain na ano kasi parang bakla daw ang magsalita o pati kilos. Tapos nung ano, nagulat na lang daw sila, naniyaya sila, kakain daw muna sila. Tapos para tapos ang anak ko parang wala na daw talaga sa ano, na parang bigla na lang siyang wala na siyang naalaala ko ano. Basta sunod na lang daw sila. Imagine mo from Luneta to Mandaluyong, ang layo ng biyahe. Sa CCTV sa Luneta, makikita ang dalawang estudyanteng babae na nakaupo sa bench bandang alas 8:30 ng umaga. Dumating ang suspek na nakasuot ng brown na jacket at pantalon, tsaka sila kinausap. Wala pang 5 minuto, nag-aabang na ang suspek ng jeep sa Maria Orosa Street. Sumunod sa kanya ang dalawang biktima at sumamang sumakay ng jeep. Alas 10:30 ng umaga, nakita naman sa CCTV ng isang mall sa Mandaluyong ang pagdating ng suspek kasama ang dalawang estudyante. Binilhan pa raw ng suspek ng pantalon ang biktima dahil naka-uniforme. May dala rin siyang t-shirt na ipinasuot sa dalagita. Iniwan daw ng suspek ang kaklase sa isang kainan at nagpasama sa biktima. Dinala raw siya sa isang malapit na hotel kung saan siya hinalay. Pagkatapos ng isang oras, binalikan daw nila ang kaklase sa mall. Andun yung kaibigan niya, sabi daw, ano, halika ikaw naman, sumama ka sa akin. Eh siya daw gusto niyang pigilan o huwag kasi may nangyari na nga sa kanya. Hindi daw talaga siya makasalita. Tapos din nung umalis na daw yung bata kasama ng lalaki, doon na daw siya na ano, na parang na bigla na lang na garoon na lang siya ng malay. Na basta nakita daw siyang pulis, doon siya na humingi ng tulong sa pulis. Nang ipamedical ang biktima, na kumpirmang ginahasa nga siya ng sospek. Ang kaklase niya, hinipuan naman daw at ninakawan ng cellphone at iba pang gamit pero hindi na nagreklamo sa pulis. Humihingi ngayon ng tulong sa publiko ang pamilya ng biktima para makilala ang sospek at makapagsampa ng kaso. Kawawa naman itong anak ko. Nasira niya yung kinabukasan. Anak ko nag-stop pa ng school. Halos hindi alam malabas ng bahay. Kung may nakakakilala sa suspect at impormasyon sa kinaroroonan nito, maaaring makipag-ugnayan sa Mandaluyong Pulis sa numerong 532-5001, Local 651. Mav Gonzalez, GMA News.